So itong si Romeo Robredillo, sino po si Sir Romeo? Ayun po yung isa na kasama namin, kapatid ko po, okay. Yung po yung totally na bulag. Ah, okay. So siya ay bulag din po. Opo. At kapatid niyo din po. Opo. Tama. So tatlo kayong magkakapatid, Sir June, si Sir Ronald at si Sir Romeo. Opo, attorney. Okay. Noong March 4, mga pasado alas 8, nagkaya ang kaming tatlong magkapatid para pumunta sa Niogan na aming pinagtitenan. Ngayon, ang nanay ko po, sumabay na rin po kasi para malapit ng sakay niya doon sa highway. Okay. Papunta ng bayan para magtinda ng isda. Ngayon po, nung manguha na kami ng kawayan, nakaputol po ako ng tatlo, hinamis nitong kapatid ko na katabi ko po ngayon. Nung pagkatapos niya hamisin, inano na niya yung binuhol yung dalawa. Sila ang magdala, ako naman ang isa. Magdala. Hindi namin inasahan, pagka-uwi namin, malapit na doon po sa bahay namin, na aabangan kami. Yun na po yun yung nangyari, na inabangan kami. Silang dalawa ang naabutan kasi ako po yung nauna makalabas doon sa bakod nila. So wait sir, itong si Constante Sabate, ay paano po napasok sa kwento? Siya po ba yung nagmamayari ng lupain or paano po siya? Yun po, opo. Siya po yung anak ng nakabili ng lupa na dati na may-ari na amo namin. Ah, okay. So yung pinagkuhaan niyo ho ng kawayan, opo, ay pagmamayari pong lupa ni Constante. Opo. Tama po ba? Opo. Okay. At nung kayo po ay pumasok doon sa kanyang lupain para po kumuha ng kawayan, kayo po ba ay nagpaalam, sir? Hindi po, kasi tanim po namin yun. At saka kami po talagang tenant since 1960 pa po mula sa lolo ko hanggang ngayon. Nagbabayad po kayo or nagbibigay kayo ng equivalent ng ani? Opo, attorney, ng kaparte niya. Oo, kanino po kayo nagbibigay, sir? Sa kanya po. Okay, okay. Hinatak kayo, sir, pagkinwelyuhan, ano? At so, sino yung naka-blue? Ito pong naka-blue ay si Constante Sabate. At, ayan. Kinwelyuhan po siya sa gamit po yung kaliwang kamay. Sa kanan po hawak po ang baril. Ayan po si Constante Sabate. Ayan. Bakit po siya nagalit ng ganun sir at nagkatotokan pa ng baril? Actually, attorney, yung usapin na po yan, may kaso po niyan. Ako po ang nag-complain laban po sa tenant at saka lang landholding. Nasa Darab Court na po yan. Lease tenancy, sir, ng lupain po. Opo. Desisyon na lang po yan ang inaantay namin ngayon. Mahiyan, December 2023 pa po yun. Nagsimula ang kaso hanggang ngayon. Tapos na po ang mga hearing. Ngayon, wala pa po yung desisyon. Naggawa na sila ng desisyon na magbakod at pagbawalan na kami papasokin. Bago po kami pumasok, nagpaalam muna po kami doon sa Darab Court at saka sa legal advice namin kung pwede kami pumasok pa rin doon. Yun naman po ang utos po nila, pwede pa kami pumasok. Opo. Ngayon, sinabi namin yung nangyari. Parang wala lang. Kaya nalulungkot po kami. Attorney, ang sigaw po nila, hustisya po. Ayoko ng gulo kasi wala kaming pera, tsaka wala kaming mga pinag-aralan, tsaka walang sumusuporta kahit mga kapatid ng tatay ko, parang kami lang ang pamilya. Lalo kaming iniinsulto kasi mga lahi kami ng bulag. Pinabantaan pa kami, papatayin kami. Sinabi yan sa akin, kung hindi ako nakapag-video, isa sa amin ang patay na. Okay, unang-una sa lahat, sir, kahit ano pong pinag-aralan ninyo, kahit po kayo ay mahirap, wala pong tao ang deserve po ng ganong klase ng pagtrato po ng ibang tao, ano? Hindi po nararapat na gawin yon, lalong-lalo na PWD din po ang inyong mga kapatid. Hindi po nila dapat nararanasan yung mga ganito. At lalong-lalo na, sir, meron naman po palang kasong nakahain na sa Darab or kung saan po kayo naghahain ng kaso. Eh, yun lang po, kasi sabi nila, may desisyon na. Tinawagan ko bago kami dito pumunta ng Maynila, ang Darab Court, wala naman pong linabas pa na desisyon. Magandang hapon po, Sir Constante. Yes, ma'am. Sir, ano pong masasabi ninyo sa mga pahayag po nila Sir June at Sir Ronald? Kasi namutol sila ng bakod. Nag-trespassing sila. Pumasok sila. May bakod yan eh. Pinutol nila yung mga barbed wire. Totoo po ba yun, sir? Kayo po? Aminado po ako niya na pinutol po ng kapatid ko. Pero may rason po kami bakit ginawa po yun. Bakit po? Una po,
Wala pong desisyon na magbakod po sila. Mm-hmm. Wala po yung bakod simulat nung kami nagtitenant dyan. Okay. Bakit binakuran nila kung kailan malapit na ang desisyon? Dapat naghintay muna po sila, nirerespeto po nila ang aming kaso. Mm-hmm. Hindi po sila nag-uuna magdesisyon sa korte. Mm-hmm. Inaantay po. Talagang hindi po kami nirerespeto. Mm-mm. Kasi kung nirerespeto kami, bigyan nyo kami ng papel na galing na po sa korte na dinesisyonan na talaga. First time nangyari sa amin, wala kaming mga kaaway o record. Okay. Bakit ganito? Sir Constante? Yes, ma'am. Oo. Sir, inamin naman po nila na sila po ay nakapanira po nung barbed wire. Mm. Pero ang sabi naman po nila, Sir June, wala pa naman pong final na desisyon kung ito pong darab o korte po tungkol po sa kanilang kaso. So bakit niyo po ginawain, sir? Karapat namin magbakod, ma'am. Tapos nag-file sila ng injunction tungkol dyan sa bakod. Oh, may injunction ba sila, sir? Oo. Oh, may injunction denied naman pala, sir. Injunction eh. Mm. Denied yun. Mm. Ma'am. Ibig sabihin, pinapayagan kami magbakod. Pinapasukan niya ng malang mga tao na nagnanako ng produkto. Pangalawa, pinapasukan ng kalabaw na sisira yung lab. Mm-hmm. Sir Constante, naiintindihan ko po yung parte na kayo po ang may-ari ng lupa. Maari nyo pong bakuran kung kinakailangan. At nagpaalam naman daw po sila, Sir June, sa darab at sa kung kanino man po para po makapasok sa inyong lote. Pero kinakailangan po bang umabot sa tutukan ng baril, sir? At pananakit? Tinutol nila, ma'am eh. Pag meron po bang nang trespass lang sa inyong... In fact, I wouldn't say na trespassing yan sa kanila eh, from their end, because meron nga po silang pending case. Sila po ay tenant ninyo. Trespassing, yung kasi hindi naman yon yung pinagkakasuhan namin. Ibang class, ibang lot ito. Sir. Nabakuran namin. Yes, kahit po sabihin yung siya po ay pumunta doon, hindi nyo po sila kailangan tutukan ng baril. Bakit po umabot sa tutukan ng baril? Ano po ang kalaban-laban nitong mga taong ito? Wala naman po silang dala. Pinagmumura kami na kanito. So lupa. Pag nagkamurahan, sir, kailangan magtutukan ng baril? Hindi, ma'am. Ma'am, una-una. Una-una. Threaten kami kasi kami unang ginampas ng tubo niyan. Tapos nagawa namin sila ng kutsilyo. Nagawa namin ng kutsilyo, ma'am. Tapos lahat sila may mga itak. Nanghahampas sila. Sir Ronald, ano po ba ang totoong nangyari? Kayo po ba ay may hawak na itak na malo ng tubo, sir? Tama ba? Oo, may tubo. Wala ko bunot. Siya bumunot ng abaril. Ito, siyang pagkakang dito. Marami. Tapos dito. Dito, siya dibdib ko. Mm-hmm. Saglit. Baril. Tinutukan po kayo sa ulo? Oo. Sabay kwilyo. Sabi niya, ganun. Meron po kayong dalang itak? Oo. Kayo po ba ay bumunot sa ng itak? Pag-ilan. Natural po may dala kaming itak kasi nanguha nga po kami ng kawayan. Mm. Aminado po kami niyan, may itak kami. Pero sila din, yung mga otosan niya, mga trabahador, may meron mga itak din. May, at saka martilyo na dala. Ngayon, kung talagang pinagbabawalan nyo pumasok dyan, lahat pagbawalan kung ganun, hindi kami ang dapat nyo pagbawalan. Yung nagpapasok ng kalabaw, yun ang pagbawalan nyo. Bakit naglagay kayo ng no trespassing kung kailan tapos na ang mga hearing at malapit ng desisyon. Tapos kung sino-sino naman ang pumapasok dyan, kung sinong sinasabi nyo nagnanako ng produkto, sino bang nagnanako? Sila ang pagbawalan nyo po, hindi kami. Kasi kami ang may karapatan o money at bigyan naman kayo ng produkto na kaparte ninyo po. Hindi kung ano-anong kwento na ginagawa nyong imbento. Huwag naman po kayo mag-imbento, Kuya Kunti Sabate. Kasi tinan po kami, karapatan po namin yan anihin ang mga bunga kasi yun naman po ang trabaho bilang tinan, maghawan, magtanim, magkupras kasi yun naman po ang produkto, mga nyog. Eh bakit nyo, ang dami-dami na pong mga nyog na pinagpuputol nyo dyan kung sino-sino na nagpuputol at nagkukupra. May mga ebidensya po ako dito, hindi ko lang po dito pinakita lahat. At saka po, mayroon na po kaming motion na i-remove yung mga nagtayo dyan ng mga bakod at saka tarpulin na sa batilat at saka mga kubo-kubo, hindi pa ina-actionan. Samantala, ang unang kong
motion na i-remove yan. Inano nyo, dininay kasi wala akong affidavit na inattach. Ngayon na may inattach na ako, hindi nyo ni inactionan. Naggagawa pa sila ng hearing para mag-hearing daw kami po. Hindi na ako papayag mag-hearing-hearing kasi tapos na ang mga hearing. Okay. Sir June, kung kayo po, ano po ang nais nyong gawin? Nais nyo po bang magsampa na lang ng kaso? Opo. Hostesya po ang sigaw ng dalawa kong kapatid. Okay. Sige. Magandang hapon po, Sir Gorgonya. Yes, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Okay. Police Lieutenant, meron na po bang lumapit sa inyo sa mga magkakapatid po upang i-report ang ganito pong pangyayari or doon po sa side ni Sir Constante? Actually, ma'am, meron na po kaming na-receive na reklamo galing sa kanila, ma'am. Mm-hmm. But as of this time, ma'am, inaantay ko na lang po yung pagbabalik nila dito, ma'am. Mm-hmm. Gaya ng sinabi nila na babalik sila sa amin para mm-hmm. makuna namin ng formal na affidavit. Sino pong nila, sir? Yung magkapatid po or si Sir Constante? Opo, ma'am. Yung magkapatid po na Robredillo. Okay. Sige po. Saglit lamang, sir. No? Sir Constante, ang baril po ba na inyong ginamit ay rehistrado? Baril-barilan yun. Sir, Isamad yung ulo ko. Oo, nasugatan. Eh. Ito. Pumutok ang ulo niya. Mayroon po kaming megolikal. Totoo yung baril dito. Sir Constante, ang sinasabi niyo po ba ay baril-barilan lamang yan? Adopt toy gun. Pantakot lang yun. Wala naman pumutok na baril. Tapos na po yan mangyari. Nagpuputok po sila dalawang beses doon sa lugar na pinangyarihan. Oh, eh Sir Constante, meron dito litrato. Oh, may duguan si Sir Ronald. Diyan sa may bakod, ma'am. Hindi bakod yan. Hindi yan bakod. Baril. Kung baril yan, pumutok. Ganito po yan. Nung pababa na po kami para lumabas na, malapit lang po kasi ang bahay po namin dyan, sinalubong na po na kami niya at nagagalit po. Wala pong mga sinalita na nagmura kami, wala po. Kung mayroon man, magpakita sila ng video para patas, para totoo. At ito po, naglabas yung kasama niya ng baril. Yung kasama niya po na nakaitim, ang nakita po na may baril ganun-ganun niya sa bag niyang maliit. So pareho silang may dalang baril. Opo. Oh. Tutok niya sa akin, hindi niya mailabas kasi lagi ang video ko nakaharap. Okay. Ngayon po, ang pinagbuntungan itong dalawa kasi nandun sa unahan, inakyat sila doon at agad sinapak yung kapatid kong bulag dito. Hindi ako makapaniwala gagawin niya. Sumigaw ako na bulag yan, PWD. Okay. Talagang sinapak niya dalawang beses. Mm-mm. Tapos sumigaw ako na huwag kang lalaban, sabi ko sa kapatid ko. Mm-mm. Talagang naging honest kami, walang lumaban sa amin. Okay, Sir June, nung panahon na ginawa niya yon, kayo po ba ay nang amba, nang tutok ng wala kahit po. Ano? Nandun po ako turni sa labas na nang bakod, nagbibidyo kasi ako na po ang nauna makalabas. Okay. At pagkatapos, kasi hindi niya na inulit dun sa kapatid ko sa pagsapakin, ito na ang pinagbuntungan. Agad niya linabas ang baril at yung hawakan ng baril ang iginanon niya sa ulo. Nadidinig ko, tinatanong siya kung anong pangalan niya. Ano ba ang sabi? Diba? Tinatanong ang pangalan niya. Ayaw niya kasi sumagot. Mm-mm. Kaya ilang beses inulit-ulit, marami. Hanggat nakita ko na dumudugo. Kumbaga pinukpok sa kanya pinukpok. Yun. Kaya hindi ako paniwala na sa bagwire kasi huli na bago isubsub siya doon sa bagwire, nagdudugo ng ulo. Sige ho. Sir Constante, kayo po ba ay nagmamayari ng iba pa pong baril? Wala po. So bakit nyo tinutok, sir? Yung baril-barilan sa kubo namin. Wala namang pumutok dyan. Sir. Hindi po kami bulag lahat. Bakit nyo po ginamit yung baril-barilan? Kung totoo man pong baril-barilan yan. Panakot lang yan. Wala naman kami, wala akong dalang kahit ano. Yan, hindi yan sinapak. Hindi po. Inaagaw yung tubo na pinanghahampas namin. Pati yung punyal. Kaya may punyal kami na nakuha sa kanila. Hindi po yung punyal. So kayo po nangahampas ng tubo? Double blade pa yun. Kayo po nangahampas ng tubo, Sir Constante, at naagaw po nila, tama ba? Hindi, kanila yun. Kaya nagka-kumusyon doon dahil inaagaw yung tubo at nangahampas sila. Okay. Sir, meron na po bang desisyon ng DARAB o korte po sa inyong kaso? Sir Constante? Wala pa. Ngayon 20 meron yata. Okay. Sir Constante, hindi tayo pwedeng bumase sa yata. Ha? Oo. Kung kayo po ay... Kasi may notice na sa amin eh. Opo. Meron pong pending na kaso, sir. Oh. Sila po ay tenant ninyo.
ayon po sa kanilang testimonya, kayo po yung kanilang lessor. Nakaka-receive din daw po kayo ng inyong bahagi doon sa kanila pong inaani. Okay? Noong mga nakaraan, pero ngayon, more than one year, hindi sila nagre-remit na. Wala na nire-remit sa akin yan. Okay. Kabilang lote, kinukunan na nila ng produkto. Dahil pending naman po yung kaso ninyo, kung ano man po yung status po ngayon, dapat po yan status quo pa hanggat wala pa pong final na desisyon ng ating korte. At kapag sinabi po nating status quo, ibig sabihin sa mata po natin, dapat po sila Sir Jun ay tenant nyo pa din po. Kasi nga po wala pa pong desisyon yung korte. Yes, yes. So therefore, sir, meron din po silang karapatan na pumunta dyan dahil tenant nga po sila, hindi po ba? Sila po yung nag-aani. Hindi sila tenant, doon sa kabilang lote. Ma'am, dalawa yan eh, na lote. Sir, kakasabi nyo lang po kanina na tenant nyo po sila at isang taon na po kayong hindi nakakakuha. Yes, isang lote, ma'am. Sir, regardless po kung kanino, kung ano pong lote yan, hindi po sapat na dahilan yan para po kayo ay manutok ng baril, whether yan po ay laruan, peke, o kahit totoo pong baril, lalong-lalo na po kung hindi rehistrado dahil hindi po, ma'am, wala po kayong karapatan na manakit ng kahit sino, Sir Constante. Ma'am, hindi, ma'am. Ang sinasabing status quo doon sa tenant na ano nila, sasaupan. Diba? Yung kabila, kasi hindi naman sila tenant dyan eh. Dalawang lot yan na mag-adjoining. Pag pumasok sila doon sa kabila, nag-trespass sila. Mawalang galang po. Huwag nyo na po paguluhin ang usapan. Huwag nyo kami bulagin dahil hindi naman kami lahat bulag. Ang tatay ko, hindi po siya inborn na bulag. Alam namin kung saan po kami nakaposisyon at nagtitinan po. Nakikita po ng aming mga mata at aming isipan kung saan po kami nakaposisyon. Bakit sasabihin nyo doon sa kabila, ginugulo nyo yung kwento, huwag nyo na po guluhin. Okay. Again, regardless po, no, Sir Jun, naintindihan ko po yung sinasabi nyo. Sir Constante, naintindihan ko din yung sinasabi ninyo. Pero pag kayo po ay nagdedepensa po ng inyong bahay, kung ano man po ang inyong pagmamayari, hindi po umaabot sa ganyan, sir, lalong-lalo na kung wala naman pong threat against you. Ma'am, meron nga eh. Sir. Hinahampas nga ako eh. Kami nga, nagmumumura kami. Sir, paano kayo hahampasin ng bulag? Ma'am, tanongin ko muna, ma'am, bakit naagawan namin sila ng punyal? Bakit may punyal sila? May tubo silang dala? Ibig sabihin, sir, nakuha nyo yung tubo, nakuha nyo yung punyal, nasa inyo na, there was no threat anymore, hindi ba? Kaya nga, Exactly, so bakit po umabot sa putukan? Bakit po umabot sa tutukan ng barel? Tinatakot ko lang yun. Exactly my point, sir. Bakit po kayo aabot sa ganong posisyon? Nakuha nyo na pala yung punyal, nakuha nyo na pala yung tubo, so bakit po kayo aabot pa na magkakabugbugan pa po at magkakaroon pa po ng tutukan ng barel, e tapos na po yung threat, wala ng threat, hindi po ba? Sige, gano'n na lang po siguro, Sir Constante, ano? Kasi ang mangyayari po dito, it's their word against your word. At against po dun sa video, magba-back and forth lang tayo dito, sir. Pero ang punto lamang po namin dito sa Wanted sa Radyo, sir, kahit ano pong sabihin ninyo, hindi po dapat aabot sa ganong tutukan ng baril kasi hindi naman po alam ng tao kung totoong baril o peking baril yung itinutok ninyo, hindi ba? Yes, ma'am, pero hinahampas sa amin, totoong tubo. Ayun na nga sinasabi ko, sir. Police Lieutenant Louis Gorgonia, sir. Yes, ma'am. Good afternoon po. Yes, sir. Narinig nyo naman po yung explanation nila and all. Sa palagay nyo, sir, nandun na tayo sa point na sinasabi ni Sir Constante na sila po ay nagde-defend ng kanilang lupain. Kayo po ba, sir, ay tingin nyo dapat umabot po sa tutukan ng baril para po ma-defend ng kanilang lupain? On our end, ma'am, hindi po dapat na uwi sa ganung ano, ma'am, conclusion yung panunutok, ma'am, at pananakit, ma'am. Mm-hmm. Diba? Kasi wala nang threat, sir, eh. Yun yung sinasabi natin dito na hindi po porket nag-trespass, agad-agad tutukan ng baril ang mangyayari. Hindi po ba? Yes, ma'am. Pero anyway, ma'am, mas maganda po, ma'am, na makausap ko personally yung complainant, ma'am. Sige po. Ganito na lang gawin natin, Police Lieutenant Gorgonia. Siguro po mas maganda pagharapin natin sila kung kakayanin pa pong pag-ayusin sila, Sir Jun. Pero kung hindi na po talaga kaya, kung desidido na po talaga sila, Sir Jun, na maghain po ng reklamo, paasistihan din na lang din po natin at kami din po sa Wanted sa Radyo, sir, ay tutulong po para maghain po ng reklamo laban po kay Sir Constante. At siguro, Sir Constante, ano, kung kayo po ay desidido din po from your end, may karapatan naman din po kayo maghain ng reklamo, sir, at makapag-usap na lang po kayo kina Sir Jun o sa kanila pong mga abogado, sir.
na malicious mischief, trespassing, at saka attempted homicide. Kasi may punyal kami nakuha sa kanila. Sir, parang pareho lang din yung iaano nila sa inyo kung ganun po. Pero in any case, Sir Constante, maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon for explaining your side. At siguro maghandaan na lang po kayo na makipag-usap din kina Sir June. Okay, thank you ma'am. Thank you po. Police Lieutenant Gorgonia, kailan po maaaring pumunta sila Sir June sa inyo dyan sa Canavid Municipal Police Station? Anytime po ma'am, bukas po ang ating police station sa lahat po ng magko-complaint ma'am. Okay. Police Lieutenant Louis Gorgonia, maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon, sir. Salamat po. Sir, ganun na lang po ang gawin natin. Ano? Total, nandito po si Police Lieutenant Gorgonia. Sa kanya po tayo lalapit para po ma-report yung pangyayari at tutulungan po namin kayong maihain po yung reklamo laban kay Sir Constante. Maari po yan, sir, physical injuries po. Pwede din pong grave threats. Depende po kasi kung ano po yung totality nung pangyayari sa inyo po, sa inyong mga magkakapatid. Attorney, matanong lang po, ano po yung maaari nating i-file na complaint kung sakali man po na, let's say, yes, totoo, toygan nga po yun. Paano daw po yun, attorney? Maaari pa rin siyang pumasok as grave threats kasi hindi naman talaga natin sure kung ano bang klaseng toygan yan. May mga toygan na kahit toygan siya, nakakasakit pa din siya ng tao, tumatagos pa rin siya sa sa kabaril yun. Who would know? Yes, kung ang para sabihin niya ay pwede pa din yung attempted homicide, depende kasi sa circumstances. Pero sa nakita ko kanina, mukhang hindi naman niya directly itinutok, parang nakatagilid siya. More on grave threats yung datingan nun. Pwedeng imaipasok dun or pwede ding serious physical injuries kasi meron silang nakitang yung dugu-duguan yung kanina. Yung sa tubo. So, ayun po. Regardless po kung yan po ay laro ang baril lamang po, if it would pose a threat sa tao, meron pa rin pong kaukulang reklamo yon. At syempre kung yan po ay illegal na baril at hindi po rehistrado, mas malala po yun dahil illegal possession of firearms po ang lalabas siya. Yes, and papa-inspect natin kay Tenant Gorgonia yung sila Sir Constantine para po sana ma-inspect natin lalo na yung baril at yun. Yes. Kapuntahan po natin sa kapulisan. Actually, maganda ko malaman kung may iba pang rehistradong baril. Baka naman yun talaga yung ginamit. Yes po.